third place, I got really surprised because when I saw the other teams, they had way more players than us. Limang pong teams mula sa iba't ibang bansa ang kalahok. Hindi nagpahuli ang Arayat Boys na naka-score ng 26 goals sa buong torneo. We were able to naman, but we still have stuff to do and improve, but we try to do our best, but we still have things to improve pa. The kids really play their heart out, blood, sweat, and tears, and hard work. 2 years of hard work during the pandemic. This international tournament showcased what Filipino can do as a group given the right platform, program, facility, and mentality. Go Philippines! Special guests of Victory Party, ang Batong Kasal na Olympic gold medalist Heidi Diaz at Coach Julius Naranjo. Congratulations! Walang pangarap hindi matutupad basta gagalingan nyo at may tulog ng pamilya nyo at liga. Ng bansa na nire-representa natin ang Pilipinas. Proud na proud kami sa iyo. Samantala, kasabay naman ng Lanunin i-develop ang football sa bansa, is nagawa na ang groundbreaking para sa bagong headquarters ng Philippine Football Federation sa Carmona, Cavite. Pinupa nito ng Federasyon Internasyonal de Football Association o FIFA at Asian Football Confederation. Jalan Castillo, ABS-CBN News. Sa pagkabalik ng TV Patro, border ng Pilipinas, sinigitan pa dahil sa bantalang pang-FIFA. At alamin na dyan na paraan ng Bureau of Quarantine para hindi makapasok sa bansa ang pang-FIFA. Abangan ang iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng TV Patro! Action sequences, because I've been in, you know, a few action movies.